Nagsagawa ang Philippine Army ng training exercises para masubukan ang ilang armas na layong pagandaan. Ang posibleng pananakop, nilinaw naman ng Army, hindi ito show of force. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Isa-isang pinaputok ang Autonomous Truck Mounted Howitzer System o ATMOS 155mm self-propelled guns. Pero bahagi lamang ito ng mga senaryo sa pag-aksyon sa engkwentro sa kauna-unahang Large Scale Combined Arms Training Exercise o CATEX Katihan ng Philippine Army na isinagawa nitong Biyernes sa Camp Edwin Ravina Air Base sa Capas, Tarlac. Layo nitong masubukan ng mga kagamitan ng Philippine Army sa mga combat operation, kabilang na ang ATMOS 155mm howitzers na gawang Israel at binili noon ng Pilipinas sa ilalim ng AFV Modernization Horizon 2. Maririnig naman kung gaano kalakas itong ATMOS self-propelled guns ng Philippine Army. Ang target ngayon sa isinasagawang live fire exercise ay 8 kilometers pero kayang umabot nito hanggang sa 41 kilometers. Pero may mga pagkakataong nagja-jam o hindi puputok ang kinargambala sa ATMOS. Kaya sa tulong ng CATEX ay magkakaroon ng mas maayos na assessment patungkol dito. Part of our exercise is the validation ng ating mga capabilities, and kung ano man yung nakita nyo kanina, malamang nakita rin ng ating mga observers, controllers yan, and this will be subjected to validation. Hinati sa dalawang battle period ng CATEX na ginawa rin sa iba pang kampo sa Nueva Ecija at Tarlac. Ito yung offensive and defensive positions. So in wartime, when you conduct offensive and defensive positions, you use artillery fires to destroy the enemy. Samantala, target din ng CATEX na maging handa sakaling may maging pananakop sa ating bansa. Pero paglilinaw ng Army, hindi naman ito show of force. Aminado rin silang malaki ang hamon sa kanilang hanay dahil sa mahabang panahon ay nakatuon sila sa internal defense. Tama ano, na sa ngayon ay sabihin nating medyo patapos na halos yung ating campaign pagdating sa internal security operation. Matatandaan natin na ang ating Pangulo mismo ang nagsabi na bilang kanyang national security policy, ay dapat ang ating armed forces, ang ating hukbong katihan, ay magsimula ng maghanda sa ating tinatawag na territorial defense. Not necessarily show of force, but because per policy ng ating gobyerno ay halos kailangan na nating paghandaan ang ating abilidad as a country, as a nation, as an armed forces, as the Philippine Army, doon sa mas importante at mas mahalagang capability, which is to fight wars, to fight battles, doon sa tinatawag nating territorial defense mode. Matapos ang CATEX, iba pang military exercise ang nakatakdang isagawa ngayong taon, gaya ng sa Laknib at Balikatan kasama ang Estados Unidos. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.